At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa Newslight, umapilang isang human rights lawyer na dalhin sa International Criminal Court ang naganap na madugong pangyayari sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force sa Maguindanao. Di para magkaroon na raw ng mabilis na proseso ang gagawing investigasyon at agarang mabigyan ng hustisya ang mga nasawing pulis. Narito ang report ni Karen Garucha. Nananawagan ng grupong Philippine Coalition for the International Criminal Court o PCICC na dalhin na ang imbestigasyon ng pagkamatay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Forces o PNP-SAF sa International Criminal Court. Naniniwala si Attorney Harry Roque na madaling masagot ang katanungan ng taong bayan at ang pamilya ng mga biktima kung ang International Criminal Court na ang hawak sa imbestigasyon ng nangyaring maligim na engkwentro sa pagitan ng MILF at PNP-SAF sa Mamasapano Maguindanao noong January 25, araw ng Linggo. So ngayon po, nananawagan na tayo na kung posible ay i-refer na ang matter sa prosecutor para magkaroon ng investigasyon. Uulitin ko po, no, wala pa po tayong hawak na kahit anong ebidensya. Kaya nga po importante na magkaroon ng independiente, impartial investigation at tingin ko po kaya gawin yan ng Office of the Prosecutor. Dahil meron namang trigger mechanism. Kapag sinabi ng Pilipinas, Office of the Prosecutor, paki-imbestiga nga, wala naman pong dahilan para hindi mag-imbestiga yung Office ng Prosecutor ng International Criminal Court. Ayon sa pananaw ni Attorney Roque, nakikita niya na mayroong paglabag sa international humanitarian law ang misyon na sinamahan ng PNP-SAF sa Mamasapano. Una na rito ay perfidy o pagpapaniwala na mayroong maayos na usapan ng bawat kampo na hindi susugod o mayroong ceasefire, ngunit sa huli ay hindi tutupad sa usapan ng isang kampo. At ang tingin ko po, itong nangyari. Dahil may ceasefire, ang buong akala nila ay hindi sila babanatan. Kaya nga po ang aking knee-jerk reaction, baka perfidy ang nangyari. Kasi hindi naman sila papasok doon kung alam nila na babanatan sila ng MILF eh. Nagkaroon din umano ng wanton killing o pagpatay ng walang dahilan. Nakakapagtaka raw umano na mas marami ang namatay sa kampo ng PNP-SAF kaysa sa MILF. Bakit ko po nasabi na parang may wanton killing? Unang-una, dun po sa casualties. Bakit 44 sa gobyerno at 8 lamang sa kanila? Pangalawa, isa-isa ko na po tinitingnan ngayon yung mga videos na nasa internet. At ang aking nakikita po ay parabagang ang putok ay nanggagaling lamang sa parte ng MILF at hindi halos nakapagpaputok ang mga miyembro ng SAF. Ibig sabihin po, parang hindi kumasa para makipagbakbakan ang SAF. At parang ang forensics, o the preliminary po to, no, ay lumalabas na kumbaga hindi sila posisyon o hindi sila nakakasa para makipagbakbakan, pero sila po ay tinira. At dahil dito, kailangan na umanong kausapin ni Pangulong Aquino ang Department of Foreign Affairs o DFA para makipag-ugnayan sa ICC. Hindi rin dapat maapektuhan ng malagim na pangyayaring ito ang isinasagawang peace talks ng bansa. Pero sa akin, ihiwalay po natin yung usapin ng justice doon sa gusto ba natin magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Lahat naman po tayo nagnanais ng kapayapaan sa Mindanao.